We always have our one great love. The question is, kilala mo na ba siya? Baka nakilala mo na noon o talagang hindi mo pa siya nakikilala. Let us all travel back to memory lane as we bring you one of the country's most popular love themes, Nida Blanca and Nestor de Villa, in a rare television appearance only here in Malaala Mo Kaya. Hindi ka palang hihintay sa'yo. Ika, paliwanag ka. Oo. Oh. Oh. Uncle, ano po? Ramir, saan ka galing? Sa birthday party lang po ni Ariel. Birthday party? Halika nga, imuko ka nga. Oh, hinga. Oh, sabi ko na nga ba eh. Uminom ka na naman, ano? Mga dalawang bote lang naman po akong beer eh. O, di pareho rin yun. Uminom ka. Kay bata-bata mo eh, uminom ka na. Di ba pinagsabihan kitang huwag ka nang iinom? Uncle, 18 anyos na po ako, tsaka hindi naman po ako naglalasing eh. Eh, di bata ka pa rin. Pareho rin yun. Kumain ka na ba? Opo, Uncle. O, sige. Pahinga ka na. Teka. Huwag mo lang kalilimutan, ha? May lakad tayo bukas. Uncle, saan na naman tayo pupunta? Oh, nakalimutan mo na yung Bible study natin. Eh, Uncle, pwede naman po sa hapon yun, eh. Mabuti na yung sa umaga para libre na tayo sa hapon. Oh. Sige po. Okay. Oh, teka. Ano ang sasabihin mo? Uncle, sorry po ah. Susunod po, hindi na po ako iinom. Okay. Alam mo, Romil, kaya lang naman kita pinagsasabihan eh. Because I care and I love you so much. Sige, good night. Good night po, Uncle. Auntie. Mm, sige, good night. Panchang, inaanto ka na ba? Hindi pa naman. Bakit? Uy, good. Halika. Kwentuhan mo ako. Ito kasi, ito gusto kong party na ito eh. O ano na naman ba yung kwentong yan, ha? Halika. O ano na naman yan? Kwentong Dolores na naman yan eh. Dear child, tawagin mo na lamang akong Ramir. Lumaki ako sa piling ni Tito Cirilo. Kapatid siya ng tunay kong amang si Vicente. Maglilimang taon pa lamang ako nang kinuha niya ako. Makaluma si Tito Cirilo sa maraming bagay. Medyo may kahigpitan ng kaunti. Pero naunawaan ko naman siya. Alam ko naman
na karamihan sa mga matatandang hindi nagkaasawa at nagkaanak ay nagiging masungit at sumpungin. Kahit may kakaibang ugali si Tito Cirilo, masasabi ko pa rin mabait siyang tao. Kaya mahal na mahal ko rin siya. Tama ba po yung nabili ko? Tiyo nga. Ah, okay ito. Anim okay. Po yan. Alright. Tama. Good. Akel, pwede pa po magtanong? O ano yun? Sino ba po may-ari ng bahay niyan? Ah, kina Dolores yan eh. Dolores? Sino pong Dolores? Oh, isa sa pinakamagandang babae sa bayang ito. At palaging ginagawa siyang Reyna Elena tuwing may Santa Cruz na sa bayang ito. Kaya naman pa. Okay yan. Siguro kayo Constantino nung araw o kaya konsorte. Pero, Uncle, mukhang nakakatakot yung bahay niyan. Mukhang ng haunted house. Tingnan niyo po, tindi ng sikat ng araw. Tapos, saradong-sarado. Hindi sumisikat ang araw. Nakakatakot po yan. Uncle, Bakit ba po tuwing dumadaan tayo rito, lagi po kayo nawawala sa inyong sarili? Wala. Meron lang kasi ako naaalala. Halika na nga. Uncle, sandali lang, may nahulog. Laglag po eh. Nang iniwanan ko itong bahay na ito. Salamat sa pag-aalaga mo. Oh, kasi naman, yan ang sabi ng Ate Marita mo. Huwag na huwag daw gagalawin ang ayos ng bahay na ito. Kung sa bagay eh, totoo naman yun eh. Kasi, ang bahay daw, mentras naluluma,
lalong nagkakaroon ng halaga. At saka nagkakaroon ng karakter. Hmm? Oo! Tignan mo yung mga antique dealer, di ba? Mm-hmm. Mahanap sila ng mga mentras luma, lalong mahal. Ay, ang sarap ng simoy ng hangin sa probinsya talaga, Magda. Ito ang hindi mo masisinghot sa Maynila. Uh-huh. Saka alam mo, pag ako nauuwi rito, para bang nanunumbalik sa akin yung panahon na dalaga pa ako. Dalaga ka pa rin nun. Siya nga pala, kumusta ang Ate Marita mo? Ayos naman sila sa Florida. Hibang na hibang doon sa dalawang apo niya eh. Kailan kaya siya uuwi? Wala pang nababanggit. Siguro nag-i-enjoy sila doon. Kumusta na sina Lydia at Eric? Ay, nako. Ayos din. Okay naman sila. Alam mo ba, Magda? Mm. Dalawa na ang apo ko kay Eric. Talaga? Oo. Eto nga eh. Pinasusunod na naman ako sa Australia eh. Kaya lang, sabi ko, sa isang taon na lang. Dahil mga anak na naman yung asawa niya, di siyempre, isang biyahe na lang ako. Mm-mm. Diba? Mm-mm, tama. Ngayon, yun naman si Lydia. Ganun pa rin, laging inaaway ang asawa. Bakit? Aba, bakit ka mo? Yung asawa niya kasi, pinatitigil na siya ng pagtatrabaho. Oh. Alam mo naman ang ugali ng batang yon. Ayaw nun na napipigilan siya sa anumang gawain na gusto niyang gawin. Manang-mana pala sa'yo, ah. Sinabi mo. Hoy, beto ko. Probinsya, ano ba naman? Matagal ko nang hindi naririnig yun, ah. Meron ba lang sa Baynila kasi? Nagugutom na ako. Oo nga pala. Pasensya ka na. Paghahain kita, ha? Oo, ano, yung paborito ko, ha? Paborito mo, syempre. Sige, ha? Sandali lang ako. Ay, teka, ano? Meron akong tatanong sa'yo. Ano? Kumusta nga pala yung kapitbahay natin? Si Cirilo? Kala ko, hindi ka na magtatanong eh. Ikaw naman. Siyempre, tumitsyempo lang ako. Ihiya naman akong tanungin agad yun after all these years. Hindi, kumusta na nga? Mabuti naman. Malusog. Kaya lang, hihiya siyang maglalabas ng bahay. Hmm? Oo. Wala ka na itatanong. Wala na. Sige na. Mag-ahin ka na. Sige. Sandali lang ako, ha? Oo. Sandali lang ako. Babae! Ano ba? Nakakabulahaw ka na! Tigilan mo na yan! Bakit? Nagpapatugtog lang ako! Kung magpapatugtog ka, para sa sarili mo na lang!
Pati kapitbahay mo, nabubulabog! Oy! Nakipingi na kami! Isan! Oh. Ano ka ba? Huwag ka naman ganyan, nakakaya naman kay Dolores yung ginagawa mong yan eh. Oo, oh, baya mo nga siya. At baya mo na nga rin ako. Gusto ko lang inisin yung babae niyan eh. At hindi ko siya titigilan hanggat hindi inis na inis. Ito talaga, oo. Oh. Oo. Oh. Uy, eh, kapatid naman ikaw, sumasayo ko. Eh. Naiinis na nga ako eh. Oh! Pag ganun-ganun pa. Oh! Eh, naiigit ka lang naman yata eh. Sige, magsama nga kayong dalawa dyan. Alam niyo, auntie, nakakaya yung ginawa ni Uncle kanina. Pero, kung sa bagay, si Aling Dolores din may kasalanan eh. Paano kasi ang lakas-lakas magpatugtog? Hanggang dito ba naman naririnig? Pero hindi pa rin eh. Mali pa rin yung ginawa ni Uncle. Talagang mali. Auntie, sino ba po talaga yung Aling Dolores na yun? Mukhang linggo lang po siya nakita. Natagal siyang nawala sa lugar na ito. Di ka pa tao nung mali siya. Nagpunta siya dun sa Maynila. Doon na siya nag-asawa at nagkapamilya. Siguro mula nang umalis siya dito, mga pangatlong beses lamang niyang pag-uwi ito. Muntik mo na nga ang maging tiya yun. Oo. Wala akong sinabi ah. Wala akong sinabi. Ante, sige na po. Sabihin niyo na sa akin. Muntik lang na po siya maging ante. Sasabihin ko sa'yo ha. Pero huwag mo sasabihin sa uncle mo sa sinabi ko, ha? Sige, promise po, auntie. Huwag lang kayong malakas ang boses. Hindi maririnig yan. Alam mo, si Dolores, naging kasintahan ng uncle mo yan. Talaga po? Oo. Ako ang naging tulay nila. Eh, ako nga naging tagapagligaw ng uncle mo eh. Dahil yung magulang ni Dolores eh, ubod ng higpit. Talaga po? Tapos po, ano po nangyari? Eh, ayun. Sinagot nga siya ni Dolores. Eh, mga 4 na taon silang naging magkasintahan. Eh, bakit naman po hindi sila nagkatuluyan? Eh, yan ang hindi ko na alam. Wala na. Hanggang doon lang ang alam pong story. Abay, auntie naman. Hanggang doon lang. Wala na akong alam. Wala kayo ng libit. Amir, hindi ka nga sandali. Po! Nandiyan na po. Oh, Ramir. Kinukulit mo na naman yata si Panchang eh. Baka mahilaw yung niluluto niyan. Hindi po. May tinatanong lang naman po ako eh. Iyo, pakikuha mo nga yung vitamins ko lang sa kwarto ko. Nakalimutan ko uminom kaninang mage. Apo. Okay. Good boy, ha? Panchang! Oh. Oy! Bumalik na pala si Dolores, ha? Oo, alam ko. Nakita ko nga kanina. Oh. Well, Panchang, wala ka ba napapansin? Na... Dati-rati, tahimik tayo rito. Mula nang dumating siya, para bang nabulabog tayong lahat sa lakas ng pagpapatugtog. Mm-hmm. Di ba? Pero, insan, ha? Maganda pa rin si Dolores. Pwede na. May asin pa rin, kaya lang eh. Oh, anong kaya lang na naman? Teka, nakita mo ba yung suot? Yung ayos niya? Mm. Parang nagmumurang kamyas eh. Pero maganda pa rin. Para sa akin eh, iba na yung simple. Hindi maraming makeup. Yan ang epekto sa kanya ng Maynila eh. Ay nako, insan, alam mo ba? Palagay ko ha,
talagang napaglilipasan ka na ng panahon. Eh, wala ka nang kamuwang-muwang sa modernong pag-aayos ng babae. Mali, ganun. Mali. Iba yung taste ko eh. Ah, naku, titin ako yung niluluto ko at baka nasusunog na. Oh. Pamangkin mo pala ito, gwapo. Totoo palang maganda kayo? Oh, ito naman. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Eh, sino pa po? Yung Uncle Cirilo ko po. Oh, ikaw naman. Ah, Ramir. Ah, piling bata ito. Kaya pa nga nauubos yung mga bulaklak sa hardin eh. Ikaw ang, yan ang ginagamit mong panrigalo sa mga nililigawan mo, ha? Abay, kaya aga-aga pa eh. Manliligaw ka na. Eh, baka natutulog pa yung liligawan mo. Hello. Oh. Nagpunta ako dito dahil sa hihingi sana ako ng paumanhin sa nangyari kahapon. Hindi ko kasi alam na nakakabulahaw ako. Sorry, ha? Si Uncle nga po ang magsusorry sa inyo dahil hindi po maganda yung pagsalubong niyo sa inyo kahapon eh. Ramiro, wala naman akong sinabing ganun ah. Si Uncle talaga. Sinabi niyo po sa akin yung nasa salas kayo, di ba? Sa katunayan nga po, pinabibigay po ni Uncle tong rose. Siya nga ba? Edi salamat. Si Ramil ang nagbibigay niyan. Hindi ako. Galing sa kanya. Naman, pa-rose-rose pa. Eh ano naman, kung galing sa ito, ayaw pang aminin. Salamat, Cirilo. Eh, pupunta po sana si Uncle sa inyo kanina eh. Kaso inisip niya, baka busy po kayo, may lakad kayo. Ako busy? Wala akong lakad. Halika, Cirilo, halika. Dolores, tsaka na lang. Eh, kung wala kang lakad, ako'y meron. At importante pa eh. Okay. Okay. Wala po kayong lakad ngayon. Tsaka, araw-araw na lang, lagi na lang kayo nandiyan sa bahay. Cirilo, for old time's sake, halika na, makapagkwentuhan naman tayo. Sige, pagbigyan mo na si Dolores. Uy, meron nga pala tayong gagawin sa bahay, halika. O, Dolores, ha? Sige, Panjang, salamat sa dalaw. Halika na, tuloy ka. Oh, sige, kung pinipilit mo ako, bakit ba hindi? Cirilo, kape. Ako nagtimpla niyan. Thank you. Gusto ko lamang namang i-prove sa'yo na kabisado ko pa ang timpla ng kape mo. Okay ba? Bakit? Matapang. Na mapait na kulang ng asukal. Parang nangangagat sa lalamunan eh. Dolores, hindi naman ganito ang timpla ng kape mo eh. Na ginagawa sa akin. Ang laki ng pagbabago. Hindi ganyan. Ewan ko. Pasensya ka na, Cirilo. Hindi ko yata nakuha, no? Okay lang. Matagal na kasi eh. Okay. Taka syempre naman, in tungkol sa pagbabago, lahat naman ng tao nagbabago. Pero at least ako, kita mo naman, nag-age ako gracefully. Talagang ibang-iba ka na, Dolores. Ang laki na ipinagbago mo. Hindi ka naman ganyan noong araw eh. Tinan mo, nagsisigarilyo ka pa ngayon. Siyempre naman, ano? People change for the better. Ikaw din naman nagbago eh.
Basta ko ako ang tatanungin mo, sa opinion ko, mas gusto ko yung Dolores na simple, decente. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Gusto mo ba talagang malaman? Oo, gusto kong malaman. Yung Dolores na sinasabi ko sa iyo nung araw, simple, decente, at ngayon, yung Dolores na nakikita ko, eh parang ballerina. Excuse me. Ang sakit mo namang magsalita. Teka nga muna, Cirilo. Ikaw ba nagpunta rito para ako insultuhin? Huwag mo naman sabihin hindi mo pa nakakalimutan ang mga nangyari nung araw at malaki pa rin ang galit mo sa akin. Well, talagang hindi ko makakalimutan yon, Dolores. Cirilo naman, matatanda na tayo. May mga edad na tayo. May mga pamilya na. Ako, may pamilya. Ikaw, I'm sure may pamilya. Hindi ako nag-asawa. Kaya ako nagkakaganito. Masakit yung ginawa mo sa akin. Nasaktan ako. Masakit! Sorry, pero talagang nasaktan ako. Sorry ako na gulat kita. Sorry po, Uncle. Okay. Ano yan? Sorry po kanina. Sorry? Kalimutan mo na yan. Walang kwenta yun. Paano po kasi? Gusto ko lang naman po maging masaya kayo eh. Okay. Alam kong malaki yung concern mo para sa akin, pero inuulit ko sa'yo, kalimutan mo na yun. Forget it. Wala na sa akin yun. Pero Angel, ang akala ko kasi, magiging maayos kayo. Sinabi ko naman sa'yo. Forget it. Tapos na yon. Wala na sa akin yon. Ha? Okay? Nagkaintindihan tayo. Okay. Mabait na bata nito. Madisgrasya. Ang bigat-bigat, no? Hindi nagka-lukot-lukot ito, manapuan. Ay, nakabuhay. Mabuti at naisipan mong umiuli dito sa atin, ha? Siyempre naman. Tsaka wala naman ako masyadong magawa sa Maynila. Ang mga anak ko naman may kanya-kanya ng pamilya. Mabuti na mabuti sana kung buhay pa ang asawa ko. Ay, alam mo, nabalitaan ko yung nangyari. Gusto ko sanang makiramay sa'yo, kaso hindi ko naman alam kung saan kita pupuntahan. Naintindihan ko. Kasi naman, biglang-bigla naman ang pagkamatay ni Ramon. Kung bakit naman? Ang dami-dami namang mabubunggong kotse. Kung bakit yung truck, yung pang sinasakyan ni Ramon ang siyang binangga? Talaga nga naman ang aksidente, no? Dolores, naikwento sa akin ni Ramir yung nangyari ng isang araw. Mukhang hindi maganda. Oo nga eh. Alam mo, Panchang, talagang hindi ko naman akalain na hanggang ngayon pala hindi ako napapatawad ni Cirilo.
Alam mo ba si Dolores? Mahal na mahal ka ng pinsan ko. Kabayan mo na nung lumos ka ng Maynila, alam mo ba? Nawala na ng direksyon ang buhay niya. Naging lasenggo. Walang ginawa kundi umunang alak, timaga, tanghali, hapon, hanggang sa gabi. Hanggang sa alam mo ba? Kabayan nagkasakit na mabigat siya. Kawawa naman pala siya. Pero paano dyan? Hindi ko na inaasahang magkakaganon kasi ang husay-husay naman ang pagpapaalam ko sa kanya. Alam mo kasi noon, siyempre bata ka, no? Marami kang pangarap sa buhay, marami kang ambisyon. Sabi ko sa sarili ko, Dolores, kung ikaw ay mananatili dito sa Taal, walang mangyayari sa buhay mo. Magugulo ka na rito. Para bang meron namang magneto na humahatak sa akin papuntang Maynila? Kahit na alam kong pareho kami masasaktan, ewan ko kung bakit ginawa ko pa rin yun. Kaya nga lang, ngayon, hindi ko alam na hanggang ngayon pala, hindi niya ako mapapatawad. Eh, kung tapos na ang kwentuhan yung dalawa, Panchang, yung pinagagawa ko sa'yo, gawin mo na. Dinalaw ako ni Oh, yeah. Pwede mo na siyang iwan, Dolores. Sandali lang. Cirilo, bakit ba parang sa himig na yung pagsasalita, parang litaw na litaw yung hinanakit mo sa akin? Mabuti naman at may pakiramdam ka pala. Pancham, please. Yung pinag-aawa ko sa'yo, ha? Hindi ko kalaya na kinakapos na pala ng materialis ang damit na ginagawa sa Maynila, tulad ng suot mo. Pancham, talaga bang pinsan mo si Cirilo? Aba, sa pagkakaalam ko, matagal na. Alam mo, Panchang, magkaibang-magkaiba kayo ng ugali. Ang laki ng pinagbago ni Cirilo. Hindi bali na lang. Baka lang lalong masira ang araw ko. Sige, na kayo. Dolores, eto ang bulaklak para sa'yo. Sana mahulog kayong dalawa dyan sa hagdanan na parang bolang pagulong-gulong. Ayan, payong! Sa inyo pa yan! Nagalit si Lolo. Tinablan, nagselos ba? Sayang yung bulok ko. Diyak na siya. Nakita ko umalis si Cirilo. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Ay, nako. Hindi ko alam. Eh, mukhang masama ang loob. Kanina pa nagtatabog yun. Siya sa bahay. Kataon naman, kausap ko si Mauro. Hindi naman siya tumuloy. Ah, kaya masama ang loob. Bakit? Auntie, alam niyo may kutub ako eh. Palagay ko yan si Uncle, nagsiselos. Ano ka mo, nagsiselos? Bakit siya magsiselos? Eh, Aling Dolores, hindi niya pa ko mag-get. Siyempre, mahal kayo ni Uncle.
Ramir, ha? Palabiro ka rin. Hindi naman po ako nagbibiro sa inyo. Alam niyo po, matagal ko nang kilala si Uncle. Akalain niyo, simula nang dumating kayo, ang laki-laki ng pinagbago ni Uncle. Biro niyo, lagi siyang hindi mapakali. Laging wala sa sarili. Laging maraming iniisip. Abay, ano pa po si Thomas nun? Natural. In love sa inyo. Mahal na mahal kayo. Ramir! Pachang! Ay, naku! Bakit ba pinababayaan yung bukas na bukas yung gate natin? Eh baka kung ano lang pumasok dyan? Daga, pusa, aso, mga baila, mga taong hindi kailangan pumasok. Sorry, Sarilo. Oh. Ako yata ang nakaiwan ng pintong pumasok. Panchang, gutom na ako eh. Paghanda mo na ako ng pagkain, ha? Oo, susunod ako. Sabi mo nga sa angkin mo na aawa ako sa kanya. Dahil wala siyang nararamdaman sa katawan niya kung hindi puro galit. Hindi ka mo siya magiging maligaya kahit na kailan dahil sa kung pagpapatuloy siya ng kasugitan niya sa akin. Sabihin mo! Ramir, sabihin mo rin dyan sa katabi mo na maligayang maligaya ako sa katayuan ko ngayon. Sige, sabihin mo! Sabihin mo, narinig ko sinabi niya. Sabihin mo rin sa kanya na meron pa rin akong dalawang tenga. Sige na, Panchang. Aalis na ako. Talaga yatang kumukulo na sa galit si Sirilo sa akin. Pasensya ka. Magkita na lang tayo bukas. Pasensya ka. Ba't kayo titingin-tingin dyan? Yung pagkain ko? Kumukulo na dyan ko. Lagi mo na lamang akong sinasaktan. Hanggang ngayon ba naman sa edad natin ito? May konsensya ka ba? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Eh, tagal-tagal kitang hinintay. Tapos, ito pa ang gagawin mo sa akin. Sunny! Hindi ka na bumalik dito? Sunny! Doon ka na lang sa Maynila habang buhay. Mabuti pa, ganun na lang ang ginawa mo eh. Hoy! Kinakausap kita! Bakit hindi ka sumagot? Ay. Alam mo, Dolores, yung mga kasungitan na ipinakikita ko sa'yo, huwag mo sanang daramdamin yun sapagkat yun eh, gawa-gawa ko lamang yun eh, arte ko lamang yun para masaktan ka rin. Naintindihan mo? Pero ang totoo niyan eh, Dolores, baliw na baliw ako sa iyo eh. Ay, naku, buhay ko. Dolores ng buhay ko. So, Sinero, ihirapan ako. Gusto ko na akong iwalayan si Andy. Huwag kang padalos-dalos, Ana. Alalahanin mo ang pag-aasawa eh. Hindi parang kaning isusubo na pagka napaso ka, iluluwa mo. At huwag mo rin kalilimutan na meron kayong sinumpaan nung kayo'y kasal.
kasi. Walang pangakong tinupad sa akin. Marahil eh, mayroong malaking dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Wala ko siyang ginawa kundi... Bakit hindi niyo pag-usapan yan? Open your heart. Para malaman niyo kung anong diferensya ng bawat isa. Ba, mahirap yan eh. Pagka pinatagal niyo yan, mangingibabaw yung tinatawag na pride. Oh, wala ko kasi siyang ginawa kundi malasing at magbabae. Well, alam mo, anak, alalahanin mo na yung mga anak ninyo maliliit pa. Yun ang mahalaga eh. Halika, halika. Come here. Masensya na po kayo. Wala na ako ibang mabay. Kayo na lang po. Mo lalahanin yun. Ako'y nahahandang tumulong sa'yo. Pero, sundin mo yung advice ko sa'yo. Ay, talagang ganyan ang buhay. So, Ana, tibayan mo, lakasan mo ang loob mo. At manalangin ka sa Diyos na lumambot ang puso ng asawa mo. Okay? Salamat po. Okay. Alright. Cirilo. Pag-ibig. Ah, alam mo ba, Dolores, kung alam ko lang na iiwanan mo si Cirilo nung araw pa inagaw ko na siya sa'yo. Nagsalita. Ang yabang. Eh bakit nung wala si Dolores dito, hindi mo inagaw? Anong malay mo naman? Ako? Oh, sikreto. Baka may sinatago pa, Estre. Hoy, tama na nga itong daldalan. Kamaniwala rin. Huwag na natin yung pag-usapan para naman tayong mga dalaga pa. Bakit? Ito? Lakas mo kumain ngayon. Pabuhon. Eh, teka muna. Payag ka na ba, ha? Oo, yun. Na dito gawin ang birthday. Saan napunta ng usapan natin? Oo, teka muna. Saan? Kasi, payag ka na ba na dito gawin ang birthday party ni Lourdes? Oo, please, please naman, Dolores. Kasi, itong lugar mo maluwag. Hindi katulad ng sa amin. Sige na, para mag-enjoy tayo ng sasayug-yugan. Sige na. Isipin pa. Isipin ko muna. Naku naman to, no? Para naman di ko. Ibang mag-isipin pa. Sige na, pumayag ka naman, ha? Payag yan. Para na makakalanin yun, di ako papayag. Sige na, payag na. Thank you, Dolores. Thank you, maraming salamat. Wala ka ng problema. Pumayag ka. Wala ka ng problema. Pero, huwag ka mag-alala. Bakit? Sisiguruhin ko magiging maligaya ka rin sa birthday party ko. Bakit? Na-surpresa ka rin? Kukumpitahin namin si Cirilo. Noon ko lang nakitang ganoon ka-excited si Tito Cirilo Charo. Alam kong hindi dahil sa birthday party ni Aling Lourdes, kundi dahil sa katotohanang magkikita na naman sila ni Aling Dolores. Parang dinaanan ng bagyo ang silid ni Tito sa kapipili ng damit na isusuot. Oh,
Akala ko tumaba na ako. Eksakto pa rin. Ah, tuloy. Oh, come here. Okay. Liga, tuloy. Liga, liga. Ah? Wow. Kita mo naman. Ah? Ang ganda niya na, Uncle. Ah. Eh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Eh. Wala kang bilib sa uncle mo. Eh. Kita mo na. Ang ganda bagay. Ah, pero Uncle, meron po ako napapansin sa inyo. Ah. Oh, na ano? Mukhang excited na excited kayo sa birthday party ni Aling Lourdes. Siyempre excited ako dahil ngayon lamang ko may papakita kay Dolores na itong si Cirilo iniwan niya rito sa Taal eh hindi pa kinupupasan. Tama po yun, Uncle. Kaya lang, sandali, Uncle. Oh, ano? Bakit? Parang may kulang. Ano kulang? Huh? Eh, paano kayo pupunta rin sa party? Wala po yung sapatos. No problema. Yan. Ah, ayos ah. Wala lang ah. Baka magis-gis yan. Okay lang, ganda nito ah. Di ba luma na po ito? Yan sa paros na yan eh. Matanda pa sa'yo, iho. Pero parang bago eh. Parang bago ah. Eh kasi, kung meron lang special occasion at saka kung sinusuot yan eh. Paborito kong sapatos siya. Sige nga po, Uncle. Sukat nyo nga po. Tingnan natin. Oh, oh sige. Okay. Teka, tulungan mo ako. Ah, akin na yung mukuan. Kalsador. Saan po nakalagay? And dyan. Kung hawa po, yung kutsara. Ah, ito po? Oh, akin na. Yan. Ah, yeah. Yan. Woo! Tingnan ka natin, Uncle, kung bagay. Mm-hmm. Bagay, siyempre. Ayan. Walang siya si Uncle. Ilang pogi niyo mo ngayon ah. Alam mo, hindi lang nakikita nila kung paano akong bibirada sa dance floor. Huh. Amin, hindi kayo magsayaw? Huh. Lakad lang sa akin yan. Wala yan. Sige nga pa, sample, sample. Yay! Galing ni Uncle ah. Ah, galing niyo pala magsayaw. Kaya Dolores, kumanda ka kay Cirilo. Pauusukin ko ang sahig ng bahay mo. Ang mapapanood natin ay ang pinakamagaling magsayaw ng boogie
dito sa bayan ng Taal, si Cirilo at si Dolores! Kasi, hindi ka tumitingin sa akin eh, habang nagsasayaw tayo eh. Bakit? Ikaw ba tumingin? Tsaka bakit ako titingin sa'yo? Ay, galit ako. Ano? Ikaw pang galit? Ako ang dapat magalit sa'yo eh. At bakit ka naman magagalit? Pagpapalit mo lang ako sa Mauro niya? Ano? Si Mauro? Kaibigan ko lang yun. Well, kitang-kita ko kayo eh. Ano ang nakita mo? Eh, magkahawa kayo. Close na close pa kayo. Oh. Ako, ikaw talaga, hindi ka nagbabago, no? Kaibigan ko lang yun. Talagang ganun kami magtratuhan. Dolores, lalaki yun. O, ano yun kung lalaki kay babae, talagang ganun kong tratuhin ang mga kaibigan ko. Alam mo, ang hirap sa'yo, dumi pa rin ang isip mo eh. Alam mo, Cirilo, sa Maynila, walang anuman yung mga ganyan, hindi binibigyan ng masamang kahulugan. Dito man siguro, hindi naman bibigyan ng masamang kahulugan yan. Ikaw lamang naman ang talagang marumi ang isipan eh. Akala mo, di ko alam. Naku! Ano alam mo? Tama ka na. Kakahiya, mapatol sa bata. Sino? Naku, huwag kang magmaang-maangan, ha? Kitang-kita ko kayo dyan sa balkonahe, magkayakap. Kasama mo pa ngayon. Magkayakap? Si Ana? Pamangkin ko yun eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Pinagseselos lang kita eh. Kumagat naman. Hindi ako nagseselos! Pinamumukha ko lamang sa'yo na wala kang karapatang magmalinis! Dolores, lalo kang gumaganda kung nagagalit. Sa halip na gumanda ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, ay lalo pang sumama ang lahat, Charo. Alam kong pareho silang nasasaktan sa nangyari. Madalas kong nakikita si Aling Dolores na parang wala sa sarili. Lalo naman si Tito, halos hindi na lumalabas ng kwarto. Maghapong nakatitig sa larawan ni Aling Dolores. Sabi ko, kailangang gumawa ako ng paraan. Pagkakataon na ang naadya nang malaman kong may despedida sa kabilang bahay. Hindi na dapat mapalampas pa ni Tito ang gabing iyon. Pasok! Relax! Ba't ka ba excited? Bakit ka humahangos? Easy lang. Okay. Hindi ba po kayo pupunta kay Aling Dolores? Eh, bakit naman ako pupunta ron? Uncle, may party po ron eh.
tigilan mo ako ng kalukuhan mo. Eh, bakit naman ako pupunta ron? Eh, hindi naman ako imbitado. Paano kayong imbita ni Aling Dolores? Eh, kayo nga unday lang kung bakit siya alis bukas eh. Ano? Ano? Aalis bukas? Totoo ba yun? Opo, Uncle. Kaya nga po ako nagmamadali eh. Despedida party po ngayon ni Aling Dolores. Aalis na po siya bukas ng maga. Aalis? Aalis na? Opo, Uncle. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Sarilo. Aalis ka na raw bukas? Oo. Huwag ka na umalis, Dolores. Please. Bakit naman hindi ako aalis? Dahil muli ako masasaktan eh. Nasaktan din naman ako noon ah. Alam mo, mahal na mahal kita noon. Kaya lang, nagalit din ako eh. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo pagpahalagahan ang aking desisyon na pumunta ng Maynila. Natatakot ako noon eh. Ayaw mo naman sumama. Natatakot ako. Hindi ko malaman kung ano magiging buhay ko sa Maynila eh. Eh kasi nasanay na ako sa buhay dito. Yung pamumuhay dito sa Taal. Alam mo, Cirilo, ang buhay ay parang sayaw. Ikaw ang bahalang pumili ng sayaw na gusto mong sayawin. May mga tugtog na angkop sa bawat sayaw. Halimbawa, cha-cha. May tuntog na bagay dyan. Pero kung gusto mong sayawan ng tango, nasa sayo yon. Wala namang mawawala sa'yo. Gawin mo man yun. Yun nga lang, pwede kang pagtawanan ng tao. O eh, ano na yun? Pero ang mahalaga, Cirilo, nagawa mo ang gusto mong gawin. Naisayaw mo ang gusto mong sayaw. Kasi ako, pinilit kong ibahin ang sayaw ng buhay ko. Sawang-sawa na ako sa musika ng buhay ko dito sa probinsya. Ayokong mapare sa iba nating kababayan. Dito na nagkaisip, dito na tumanda, dito na namatay. Pero walang nangyari sa kanilang buhay. Tumingin ka nga sa paligid mo, Cirilo. Makikita mo ang mga nagsitanda dyan kababayan natin. Andyan, pero wala rin nangyari sa buhay nila. Kagaya ko, yung ba ibig mo sabihin? Napakalungkot ng buhay ko, Dolores. Dahil wala akong kasama sa buhay. Nang magkaedad ako, ngayon ko lamang napatunayan na mahirap palang tumanda na nag-iisa. Kaya, kung ako lamang ang masusunod, gusto kong magbago na uli ang aking buhay. Sana naisip-isip ko na sumama na lang sana ako sa iyo sa Maynila. Di sana ako nang pinakamaligayang lalaki sa buong mundo. Dolores, Dolores, mahal na mahal kita eh. Kung talagang... maibabalik ko lang ang kamay ng orasan. Hindi mo na maibabalik yun. Pero pwede mo ring ituloy ang pag-ikot. Naalala mo ba ito? Ito ang larawan natin. Munti ko na tinapon nito noon eh. Pero tinago ko pa rin. Nung mamatay si Ramon,
sinuot ko muli. Kasi naalala ko yung sabi mo na pag nalulungkot ka at gusto mo akong maalala, tignan mo ang larawang ito. Mahal na mahal pa rin kita, Dolores. Cirilo, hindi na ako yung dating Dolores. Baka nakakalimutan mo. Hindi na kailangan. Mabalik ka pa sa buhay mo. Hindi na kailangan magbago pa ang pagkatao mo. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Talagang hindi na. Hindi na kailangan na mabalik ka pa sa dating Dolores. Ang pinakamahalaga lamang sa akin ay kung mababalik pa ang dati mong pagmamahal sa akin. Nasisiguro mo ba yan? Hindi na ako papayag muli na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi na. Wala na nga lang sa akin. Sila, magsimula tayong muli. Simulan natin sa sayo. Oo, hindi pa naman huli lahat. Malakas pa naman ako eh. Yung sayo na una nating ginawa. Okay, sige. Kaya ko yan. Pakikita ko sa'yo. Kaya ko pa yan. Hindi pa ako, alam mo na, hindi pa ako. Nakitang tunay na maligaya si Tito Cirilo Charo. Totoo nga palang iba ang kapangyarihan ng pag-ibig. Habang pinanonood ko sila, damang-dama ko ang pagmamahala nila sa isa't isa. Hindi nagtagal at nagpakasal si na Tito Cirilo at Aling Dolores. Maluwag naman sa pusong tinanggap ni Tito Cirilo ang mga anak ni Aling Dolores. Sa ngayon ay nasa Amerika na silang dalawa at doon na namimirmihan. Ako naman ay malapit na ring mag-asawa. Masasabi kong ngayon ko lang nararamdaman ang pag-ibig na kay tagal nang naramdaman ni Tito para kay Aling Dolores. Ibang klase pala kapag totoo. Hindi dapat pinalalampas. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Gumagalang, Ramir. They say, you will find, as you look back upon your life, that the moments when you have really lived are the moments when you have done things in the spirit of love. Huwag nating sayangin ang ating panahon sa panghihinayang. Hanapin rin ninyo ang inyong one great love at siguraduhin kayo ay nahanap rin niya. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Oh.
iyong pagmamahal. Hinding-hindi kiliw ko hanggang sa libingan. Okay, sarap mabuhay, lalo na't may lambing. Thank you.